Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay gagawa ng isang kakanin na paboritong-paborito sa atin ng mga Pilipino. Ito ay tinatawag na puto bigas. So ang puto bigas po ay talagang bigas po ang ating lulutuin. Pero ginawa ko na po ito ng 2 days ago. So kumuha po ako ng galapong. Teka sandali. At inayos ko lang po itong kalat-kalat dito para makita nyo po sa camera. Habang nagkumagawa po ako, nagkakape ako. Wala pa po akong breakfast. Kape muna tayo. So ang ginawa ko po ay 2 days ago, nagkumawa po ako ng galapong. So sabi ko, this one is ready na. So ngayon, ang gagawin ko po ay i-steam ko na po siya ng half an hour. At ito po ang aking mga hulmahan. Itong hulmahan po ay binigay lang po ito sa akin ng kaibigan ko. Umuwi po siya sa Bicol. At nung bumalik dito, binigyan niya po ako ng 24 pieces po na hulmahan ng puto. Pero mayroon po akong maliliit na plastic. Yung maliliit na, yun, normally yun po ang ginagamit ko at pinambibinta ko. Na maliliit siya na parang tablet form sa ospital. So ganyan po ang pinaghuhulmahan ko sa puto noon. Pero ngayon, susubukan ko po yung binigay na kaibigan ko na nagbigay sa akin ng hulmahan ng puto. So ito po ang nabili niya sa Pilipinas. So ngayon po, ito na po ang gagawin natin. Nakalagay na po, nailagay ko na po dito sa steamer. Yan, pa isa-isa. Ayan po. So, minix ko na po yung galapong. May konting tubig, asukal, ang baking powder. Ano pa ba? Konting tubig, at saka imimix nyo po. Huwag po yung maraming tubig. Basta katamtaman lang po na ng kanyang basa. No? Ayan po. Ganyan po siya ang forma niya. Pero yung iba, mas malapot-lapot pa nga dito. Pero ayoko kasi masyadong matigas din yun eh. So ayan na po, nakagawa na po, na-mix ko na po lahat yung ingredients dito sa loob ng ano. So ngayon po ay maglalagay po tayo. Ready for ano na to, steam. So ngayon ang maglalagay po tayo dito sa cover. Lalagyan po natin yung cover ng towel or kitchen towel para po yung tubig ay hindi po mapupunta doon sa ini-steam nyo na puto. Hindi po maganda pag may tubig dahil para siyang bababa, yan, babagsak, parang ganun. So, ganyan lang po, itay lang po natin yan. And then, ngayon ay ganyan lang po. So, ready na po ito siya. So, ilalagay na po natin dito sa ating i-set po natin siya ng 30 minutes.
bubuksan po natin mamaya, i-test natin kung nag-rise na po siya. Kung wala po siyang 30 minutes at luto na, pwede nyo na rin hanguin. So, i-set po natin ang timer ng 30 minutes po sa pag-i-steam ng ating puto bigas. So, try lang natin. At sabi ko nga na kung nakita nyo na luto na bago mag 30 minutes, pwede nyo na pong hanguin. Pwede nyo na po siyang hanguin. So, ngayon, ilalagay natin yung the rest ng butter ng puto. So, ito, ilagay lang natin yan dyan. Pagkatapos, lagyan po natin siya ng kapin. Maganda po ang forma nito ng sa Pilipinas din po ito. Kasi para siyang wax paper, hindi yung pang muffin dito na minsan dumidikit. Kailangan mo pang isprehan ng oil yung papel para hindi magdikitan. Ito naman ang isusunod po natin para diretso-diretso po siya. Sana mayroon silang binibinta dito na ganito pong paper na panglining ba? Kasi maganda siya po. Hindi po siya nagdidikit. Hindi po siya dumidikit dyan sa tin. So, yun lang po ang ating gagawin. Maglagay lang po tayo ng lining dito sa... Ito naman po yung nabili ko dito. Makapal. Makapal. Pero, alam po, ang mahal. Kasi $3 for $1. Samantalang yung galing sa Pilipinas, mura lang. 24 pieces pa. Isa set yata yung pagkabili mo. So, yun. Gusto ko itong lining kasi para siyang anong tawag nga sa Pilipinas na parang hindi naman alumin wax, parang wax paper. So, yan po. Build up lang natin itong para hindi masayang yung pag-i-steam natin. Kulang-kulang. So, ngayon, ito na po ang isusunod. Ganyan lang po, isang squeeze lang po. Pang donut po ito po na paglagyan para maporma siya na sa mag-scoop-scoop po at po doon sa paglagyan masyadong messy pa. So, ayan na po. Dito po ay umuulan ngayon. Ay, thunderstorm. Forecast daw na thunderstorm. Kaya ito, mamaya po, hapon ay lalabas po ako dahil magpunta po ako sa telephone boutique para bumili ng cover doon sa aking cellphone. So, ayan na po. Complete na po yan. Yun, mayroon pa po akong natira pang itong magawa ko dito. Oops.
sandali lang po ha. Hello po. So naluto na po yung isang first batch natin. At ilalagay po natin dito sa ating bilaon na nabili ko po sa Pilipinas. Ito po yung nabili kong bago. Ito po yung luma. So ilalagay po natin dito yung ating puto na luto na yung first batch po. So nandito po yung first batch. Ayan na po ang result ng ating yan. Mukhang buka po, biyak na biyak. Ayan. So ilalagay lang po natin siya dito. Tanggalin lang po natin siya sa kanyang papel. Ang konsumo lang po namin ito, hindi binibinta. Minsan pag may party po kami, ayan, minsan naluluto po ako nito na may kung may dinuguan, pero bihira na po kami makakain ng dinuguan ngayon dahil ayaw ng anak ko, kasi may phobia na siya dahil noon na mayroon siyang naramdaman nung kumain ng dinuguan. So yung second batch po na nakasalang na rin po. Ewan ko kung ilang piraso itong nagawa po. So ayan po, bukang buka po siya. Ang sarap tingnan. So atin lang ilalagay dyan. And then matatapos na rin po itong video natin. At salamat po sa inyong walang sawang pagsusubaybay dito sa aking mga video. So, marami pong salamat at sa susunod pong ulit na paggagawa po ng mga video, no? So, ayan po. Ayan na po yung hi mga kalalab. Ito na po yung last batch natin at ito na na ilagay ko na po sa paglagyan ng ating bilao. So, iyan na po ang ating puto bigas. Napakasarap po. Masarap ito sa merienda na may kape-kape, halo-halo, chocolate, tea, at ang paborito po sa lahat ay masarap po ito isaw-saw sa ating binubuan. So, ayan po. So, marami pong salamat ulit sa inyong lahat. Napaghandugan ng isa na namang masarap na recipe na kakanin sa ating Pilipino, ang puto bigas. Bigas po ito, hindi flour. Ayan po, buka-buka po siya. Ayan po, sarap-sarap, yummy-yummy. Okay po, bye-bye. Thank you very much. See ya.